So guys, ako karon diri sa Heritage Park. Today is Friday, Biyernes Santo. It's a holiday, so I decided to come here. Tanawon ako kung asa ko taman. Wala ko'y lain dala kundi li sanina, sapatos, tubig. Okay, ako ni Bagtasod. I don't know. Based sa data, 15 kilometers doon sa kalayo, pero let's try. So muna ako hang activity karon. Maglakaw-lakaw lang ko diri. Nice view by the lake. And ang temperature okay po kay dili siya bugnaw. Tama-tama lang, init siya tanahon, pero ang temperature kay it's not negative, it's positive 6. So tama rin kayo ang temperature para ilakaw-lakaw. Ako tang invite ako mga kailan, pero tanan man sila busy. Huwag tanaw na ako, mag-isod kung magdala sa mga bata ni Rike. Medyo layo niya ako Bagtason, 15 kilometers daw. So tanaw na to. Sige. Hello guys, ma-miss di ko aning lugar ba kayo mga dahil ko kayong balay. How I wish makabalay po tayo nga nino. Oo. Actually, kanina nasa akong likod sa kotubangan. Murag mga mansyon. Murag akong naglakaw-lakaw sa Beverly Hills. Parang mga balay sa celebrity bitaw. So, muna yung dalan loop trail niya siya, pero muagi punta dire ginagmay sa residential before ta muagi balik sa kilid lang sa sa lake. So, muna yung dalan dire guys. Actually, gusto na ko videoan ng mga balay, pero malaan nyo, tagkawatan. So ayaw na lang sa privacy po nila, so wala lang, i-share lang ako na how amazing ni mga balay dari. I don't know kung tagpilan ni Camillion ni mga balay dari, but it's really amazing guys. So padayon ta sa atong pagbaktas, siguro wala pa 15 minutes since nag-start ko sa akong pag journey karon. Kaya anyway, gibuhat din ako. Mura lang yung panaad ba? Kaya sa Pilipinas, di ba? Pag Holy Week naman tayo panaad Station of the Cross. So, ako lang yung siyang experience nga mura siya Station of the Cross. So, muna akong gibuhat karon. Okay, kita kits later. So, nakagawas na ko sa residential area. Dili mga mawala diri. Kay follow lang man nimo ang kaning bike trail. Muna siya ang bike trail nga naga-connect sa loop trail aning lake Glenmore Reservoir. So i-follow lang dagat yung bike dari. Actually gusto, nagplano ko nga mag-bike po after aning akong walking running. Sunod bike na po na tong trip. So muna guys, kaning hospital din siya, nasa Cotubangan karon, isa sa mga hospital dari. Sa hospital, tanawan ninyo guys kung saan kagwap. Inanginay. So, muna yung Glenmore Reservoir. So, ingon nila, man-made lake daw di siya. Diri ginakuha ang kanang water resources diri sa Calgary. Kung tanawan ninyo, medyo frozen pa siya. Diba? Oh. Puti siya kay napaman siya ikuan. Di pa magiging siya melted. So, grabe guys. Bimbut kayo. Tapos, ang panahon karon. Muna akong gusto guys. Mag-connect sa nature. Maglakaw-lakaw. Mag-exercise. Di ba? Lami kayo. Paminahon. So, see? Nindot kayo. So, kanin siya ng lake. Ako pa rin tuyokon. Padulong dito sa opposite side. Pa lang ko dito, bago pa lang ko siguro mga 15 minutes pa lang ko nag-walk karon. So, taas-taas pa akong gayon. So, mauni siya. Follow lang ito sa bike trail. Sige ka mawala kung imo nang i-follow. Kung lagi reason yung mawala ka.
nindot kayo perting bupuha diring lugara sa amo pang words sa Cagayan de Oro patsyada gid kayo malugara mawala gid ang imong stress sa trabaho bitaw ka nang nagtrabaho ka for one week sakit imong lawas pero kung manhin po ka diring lugara oh my god grabe mura kang nasa kuan mura kang nasa langit ano siya guys isa lang niya sa mga best location para maglakaw-lakaw para magpawala sa stress isa lang niya sa isa lang niya sa location guys daghan pa kayo diri sa Alberta napalanggal niya siya sa syudad diri sa Calgary pero kung gawas kita oh my god daghan pa kayo oh diri ako na benches so pwede ka diha mag-date-date sa imuang uyab o imuang asawa di ba? Malingaw mo, peaceful kayo. Walay saba. Nature agad mo makita. Karon makita ninyo mga dahon. Wala pa siya kuan mga dahon kay kuan pa man. Spring pa man. So, mutubo pa na siya mga dahon dia. Siguro by next month, green na kayo na siya. Karon kay mura siya. Huwag ka nang patay nga. Kuan mitaw sa nga. Mga kahoy nga patay. Woo! Pagkanindot. So guys, muna siya ang Glenmore Trail Highway. Pagyanan niya siya, open highway. So, muna siya. Karon, lapad rin. Indot ka kayo. Late pa nang nadiha. So, tanaw na to guys, kung sa pin mga gwapo nga lugar rin. Padayon niya, punta sa ito paglakaw-lakaw. Pagkanindot pagkagwapo yun kayo nga lugar actually guys first time na ako nakaati diri nakabot diri kapita kaya pa kayong lugar diri nga dapat na ito ay sigur na pero sa akin ang good kaya nabit ako ng mindset na ito nga sige atag trabaho busy permi munang ma-miss na itong opportunity yung laghan pa mga likilig mga lakawanan diri like sa po kini kanang nasa otobangan guys bridge ni siya gi i-built lang gini siya para giat sa mga tao sa mga sa bike path so ingana ka nindot ba na ang government of Canada or ang local government diri nag-establish din sila ani para sa mga tao pero sa mga ang problema lang nato mga tao dili ato ginali grabe ang opportunity bitapon mao sayang ba. So, pasunod na diri. Actually, bike path lang ni siya. Dili ni siya pwede agian o sakinan. Bridge lang ni siya exclusive for bike path. So, Induta, oy! Piling na ako, wala ako sa Calgary karon. Piling na ako, murag na ako somewhere nga wala ko kabalo kung asa ko. But, this is really a good experience, guys. Muna ilang bike path, di ba? Kerting ko puha. Mura ang gapo na siya ang ano diya. Bridge ng gapo na diya. Oh. I just realized nga dili lang din siya bike path akong giyagian karon. Kung dili, mo din siya ang Glenmore Dam. So, rehabilitating the dam. So mo rin ni ang dam dari sa Glenmore. Kanin bitong ignorante bito kay kang kailangan jud ka musuroy ba para makabalo bito ka sa kung sa mga pangitabo dari. Oh. Mo na siya nakabutan dari dam. So mo ni siya ang dam. Water dam dari sa Glenmore Reserve wa. Oh. Indot tayo. Pwede malakaw-lakaw sa mga tao. Pwede po kumuna munaog. Pwede po ka munaog dito sa ubos oh. Munaog dito sa ubos. So guys, muna akong giyagian ganina sa taas. Di ba? May bridge dito. So muna siya ang dam diri. Water dam. Calgary Water Dam. Sa ubos na yung nag-fishing.
Pero dili na ko mo naugiha kay nakabutang mungod danger, no trespassing, so magkuhan lang ta, musunod lang ta sa balaod. Pero this is it, guys. Oh, taas kayo ng water dam. Muna akong giagian sa taas nga I thought nga bridge lang siya para sa bike path o sa mga taong nga hiling maglakaw-lakaw. But dam din siya. Nari siya yung dako nga purpose nga nung i-built nila na. So muna siya. Water dam. So, guys, gikan dito sa Glenmore Trail na Glenmore Reservoir pa doon dire. That's about like 20 minutes walk. And Mo ni siyang bridge nga mag-connect sa tuwa pabalik na. So, let's see. Mo ni siyang highway, Glenmore Trail highway. So, there is a picas, mga residential view. Layo-layo na po diya, ako na baktas. Ingon sa kong Sumone. Oh, puno sa Tagamay, Glenmore Trail. Glenmore Trail. Ikot-ikot. Grabe nga magtas. So morning, guys, I'm Glenmore. Actually dito ko ma-side, dito ko ma-side. Ato niabot ako dire. So dili kita mawala, guys. Ipalo lang gini mo ang bike trail. Kinagyan mo kong mga sign. So, enjoy po siya. Actually, enjoy siyang adventure. Kay, labi na kung first time niyo mo ni nga trail. Karami ito ang nice sense of kanang surprise ba? At saka sunod next. At saka sunod next. Ano nga lugar. Something like that. So, ma-enjoy yun ka. Saba lang kayo din at side kay of course, it's a super high highway din siya. Muna siya ang Glenmore Highway. Madulong na dito sa Deerfoot. So guys, kanina, diha ko mga bridge ni Agi. Diha. Baktas ko diha. Padulong dito. So, mutong Glenmore Reservoir dito. Magibaktasan ako kanina. Ito. Diha na po siya. Puyok. Tapos dito, medyo layo-layo naging kayo akong ibaktas. Actually, from the sa start siguro, no? Weekend dito sa akong starting point, padulong dire, 1 hour. So, medyo kung kaya ano ninyo magbaktas-baktas, suri-suroy, mag-enjoy, para sa inyo hagin eh. Pero kung tanaw ninyo nga murag sakit sa tiil, painful kayo na siya nga experience yung gibuhat, ayaw na lang yung itisting. Okay, kasayang-sayang lang kasi yung panahon. So, muna siya, guys. Balik na po ko sa lake. Actually, nag-start ko rito. Dito ko nag-start kanina sa opposite side. So, muna niya opposite side karon sa lake. Padayon lang yung kong baktas. Right side, muna niya golf course. Wala sila. Try ko na sa una sa Ontario. Hindi ko kaigong mula. So, para diligid siya para sa kuha. Hindi sila. And then, sunod lang yan po sa bike path. Okay. So, 1 hour ago, diha ko ang hospital. Nag-start. Banda. So, naanagin ko sa opposite side. Medyo layo-layo po siya nga baktas. But, I'm telling you, it's worth. So, nag-start ko diha, straight na padulong dito. Medyo layo-layo, gitsa nga baktas. And then, balik na pagkuhan niya pa. So, ako direction karon is just to go straight sa bike path. Now, the reason why nga ganahan ko mag-baktas-baktas, kay, you know,
murag at peace kay ka ba? Magbunay ka sa nature, mawala imong stress, ma-improve pa imong health, especially kay kapampang imong dugo. So, itong mga mo ni siya mga benefits, ganong pili na ko nga mo kuan ko mo sulod ko aning sports ang paglakaw-lakaw. Pero ang number one nga reason bitaw anong nag-start ko ani kay last 2017 nagpa-check up ko sa kay na may company check up, so gikuan nila anan empleyado gikuan nila dugo check nila kung healthy po ba ka or dili. 2017, that was the time na ako na-discover nga taas na dahil kayo yung cholesterol. Kumbaga, high level na ako cholesterol. Kumbaga, beyond margin line na siya. Over boundary na po. Kung ingon ng nurse ako ang saan rin mong gusto. Either mo take na kag-medicine para mahilis ang imo ang cholesterol or mag-himo kag physical exercise. Walk, run. And then, ako na-realize, kung maintenance ko, mahal pa kayong tambal. Kung i-compare na mo sa sapatos, di ba? Balik pa lang sapatos, running shoes, or mura na imuhang investment. Ang kontra lang na mo isang discipline sa imuhang sarili, bitaw. Isod ka siya at first. Isod kayo siya at first. Murag, ang kalaban na mo yung sarili lang, ani na ko, ani, wait ko, ani, kay mag-yapon. Mag-yapon yung pulos din. Kakapoy-kapoy lang manis akong lawas. But eventually guys, maanad naman ka. Hantod mag-adapt lang mo ang lawas. Nga pakitao na niya. Mura na kagkuhan pa. Mura kag ma-addict na bitin yung lawas nga pakitao niya yung mga ganyang activity. Either walking, running, and then mag-go siya deeper and deeper and you will realize nga ay kayo mo connect sa nature, no? Marihani ka rin, no? Diba? Kalawa lang ginat ninyo ang palibot. Compare sa mag-stay na ka sa balay, sige rin kang tanong TV, samot din ang high blood? Samot din ang tagasakit kay ang atong dugo, dili kay mo daloy ba? Pero, di man ginatumaglim ang mga tao kung gusto rin sila magpabilin sa balay, kay dahil ang mindset is kapoy-kapoy raman na kay buganing magpuyor sa malay kay sige lang tagtrabaho sige trabaho mo po na ang problema diri sa ano sa Canada sa mga Pinoy bitaw sa Canada kay karang bitong magkong nagkupi nga balay tapos maglisod nag-apa sa kuan bitaw mortgage payment ang may tabo mag double job triple job 16 hours a day. Walang wala nagiging panahon sa mga ingani. Di ba? Pero kung i-balance lang nimo, kuha lang kag gagmay, gamay lang abalay, pero at the same time, taas pa kag panahon sa imong self, sa imong pamilya. So, mga importante, balanced life lang kita. Na naata diri sa foreign country, ito nga diri ito nagpuyo. So guys, nana ko karon sa opposite side. Kay katong kong iparkan ganina, doon rin to siya sa Heritage Park or South Glenmore Park. Karon na anak ko diri sa North Glenmore Park. So muna yung mga hilig sa mga puti diri kaya maglakaw-lakaw po. Pero punta na ako ni Modili mang lang puti. Kung dili tanan man puti nga race ang ganahan jud mag picnic-picnic no. Kay for how many months of winter karon at least maka-experience sa butag init. Muna yung mga tao once nga muinit na galing nga niya ang panahon ginagrab yun na nilang opportunity para mo gawas outdoor. O, muna nila ang parking yan dito sa North Glenmore Park. Grabe akong baktas, almost 1 hour na ko. Siguro another 2 hours din siguro akong biyahe yan eh or akong natagawan eh. Nice! Naabot sila ay patio-patio.
Actually guys, this is the first time nga niabot jud ko diring Dapita. Oh, naay picnic area diri. Nasilay barbecue station, garbage, diba? Nindot kayo. Kita ninyong bridge dito sa unahan karang una ang bridge nga opposite side sa Glenmore Trail, so medyo layo na gid ang akong ipakta, so una akong madulungan karon, madulong dito sa ubos ni stop lang ko gamay kay murag ang view is wow kayo, lindot kayo friend, taking kayo ang view. Entering the Weasel Park. Weasel Park. Excited ko kung saan ako makita dali. Kaya this is my first time. Workout. Nice. Kuyawa sa mga police dali sa kaya ramang kabayo. Kaya ko magigilang kabayo. So, finally guys. Niyabot na yung dali sa bridge. Kaya nga bridge mo na yung opposite side dito sa Picas. Sa Glenmore Trail nga bridge. Mo na siya. So, nihapit lang ko gamay dito kay guwapo kayo ang view. Tapos na amaze ko ito ilang pulis nga nagsakay o kabayo. Pero, wala. Nagko kayong kabayo. So, guwapo kayo din yung view dito sa kids and family. Medyo madugo lang to akong pagian karon kay na ako dito sa pinaka ano sa opposite side sa south where is pwede raman ang park dito sa north naman sila yung parking area po dito. Really good. Worth ang ako pagkas. Almost 2 hours na ako pagkas. And it's 11 kilometers. So nanako karon diri sa ano Barry Erskine Bridge. Mao ni siya pinaka opposite side dito sa Glenmore Trail. It's like an hour from here. So layo na kay ko gipadulingan. Ay, kaya mo na dito sa Pinas. Okay. So malayo ka sa kanindot. First time nakakita ko og kanang woodpecker. Tingala ko sa mga ganing more na ang kanang langgam dito nga ilang gina kuan ang wood pick. Siguro mo nang gitawag yung woodpecker. I don't know kung sige nabuhat nila diya sa kuan. Pero but it's my first time so very good. 2 hours nang gilampas sa ako ang pagbaktas. Ikat sa nag-start ko. So okay lang. Medyo nanakit na kong tiil pero okay ra. Guwapo kayo ang trail diri. Pero dito nga side medyo stickery. Kaya wala pa na hilis ng snow. But anyway, tara yun. Gamay na lang yun. Kaya diri nga dalan ba? Kung hilig mo mananaw o horror, para siya ka ng wrong turn bitaw. Nga kalit lang mo birahon sa serial killer.
medyo layo-layo na ginawa yung pagtas ba? 15 kilometers. Almost there. Kamay na lang yun. Karon 12 kilometers. So naanalan tayo 2 kilometers para makumani ang loop trail. Medyo gihingal ko kay na-board ko sa Higlakaw. So gidagan ako. And then nag-stop ko muna ng gihingal ko. Padayon. Padayon lang yapon tani. Sige. So gwapo ni dere siya para sa mga kids. Mag-bike-bike mga kids dere. Okay. Balik na lang sa tumagi. Let's resume our workout. 2 hours and 30 minutes muna akong gi-backtas karon. 2 hours and 30 minutes. So almost 3 hours din yung loop trail dere. Medyo layo-layo po, pero worth man po siya. Depende sa tao, sa ako ah. Muna ako ang hilig. Lain-lain man og you know, passion ang tao. Lain-lain mo tag-passion. So muna akong passion mag lakaw-lakaw, mag-walk-walk. Og kapit na gito mabot. So guys, finally doon na lang yung kay ko. Pero ako na yung i-take ang chance nga ako ning i-videohan kay kakita mo ang bridge nga nasa nag-tag guys ka na. Diha ko gikan. Nilahos pa yun ko diha. Siguro mga an hour ago or an hour and 30 minutes ago. So grabe nga loop trail ni. Almost 3 hours na ko akong loop trail. Pero grabe ka enjoy. Worth kayo ang pag-loop trail. So gamay na lang yun kayo. Siguro yan na lang sa unahan, mga 500 meters. And umabot na ko, mahumanag yun ako ang akong loop trail dari sa ano, Glenmore Reservoir. Actually, this is my second loop trail. First, last year sa Kananaskis. Same distance, mga 15 kilometers. And now, same pag-Yapon is the distance po. Grabe, akong tail mura nagbubuto. Okay, sulit na sulit. Guwapo gid kay nga panahon para mag-exercise. Bike trail, oh? Grabe! 17 kilometers! My goodness! First time to walk this far! 17 kilometers! Na-break ang record dito sa Kananaskis, which is 15 kilometers. Karon is 17 kilometers. May gulay. Okay, para yun, Pilipino. So, 18 kilometers all in all. So, Heritage Park. So, nag-backtas ko for 1 hour and I guess 1 hour and 30 minutes. And the rest of that, okay, na-board na ko akong idagan. So, total kilometers ba diay diri sa ano, loop trail diri sa Glenmore is 18 kilometers. Almost 20 kilometers. Murag pwede na ko mo apilani sa marathon. So, guys, I hope you enjoy this vlog. Kita-kita na po sa sunod. Okay? Bye-bye. Di ka po ikaw mangita sa kong ice cream.